sa mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po natin mga taga-subaybay, naway na sa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, mamuhay ka ng may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. Ako po si Kuya Jorang, maghati naman po sa inyo ng pagkain spiritual, nawa po ay makapulutan po natin ang aral, magbibigay po sa atin ng lakas, makapag-motivate po sa atin at mabubuhay po ang ating mga espiritu po na natutulog. Amen? So ang akin pong mimensahe ngayon, akin pong pinamagatang, shine like a stars in the sky. So sinabi po ng ating banal na kasulatan, nawa ay magniningning kayo gaya ng mga bituin sa kalangitan. So usually ang bituin po ay lumalabas siya tuwing gabi o sa madilim na lugar. Hindi naman po natin makikita ang bituin kapag may araw. So sa gabi po siya lumalabas. So sa atin po, mga Kristiyano, dapat ngayon po, we are in a time of darkness. Kasalukuyan ang panahon po ngayon ay nasa kadiliman po dahil nga po ang dami na pong mga nangyayari po sa daigdig na hindi na po may paliwanag. Tuloy-tuloy po ang mga problema na dumarating, mayroon pa po mga sakuna, kung ano-ano po. So tayo pong mga Kristiyano, sinasabi po ni Apostol Paul na maging ilaw kayo sa sanlibutan na ito. Kayo po ang magsisilbing liwanag sa daigdig na ito na punong-puno ng kadiliman. Sabi niya po dito sa Philippians 2:14-15, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirinang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Amen. So yan po, napakaganda po ng verse na ito nung binasa ko kanina. Parang naantig yung aking puso. So sinasabi po ng ating banal na kasulatan na tayo pong mga manampalataya, tayo pong mga believers na nanampalataya sa ating Panginoon, na kanyang mga minamahal na anak, sa lahat po ng mga Kristiyano dyan, ng mga nanonood, nawa po ay gawin po natin ang isang bagay na wala pong reklamo at pagtatalo. Sa madaling salita po, sa ating pong mga Kristiyano, dapat wala po silang maipintas sa atin, nawa ay maging magandang ihimplo po tayo o maging magandang halimbawa po tayo sa lahat po ng mga tao na ating nakakasalamuha. Maging positibo po tayo sa lahat ng mga bagay na ating gagawin at magiging ano po tayo, inspirasyon po tayo ng mga tao. Dapat sa atin po sila mabless. Mabless po dapat ang mga tao na nakasalamuha natin, parang maging ilaw tayo. Kapag may mga kaibigan tayo na nadi-discourage, kapag may mga kaibigan tayo na talagang nawala ng pag-asa, tayo po na mga manampalataya, tayo po mga Kristiyano, tayo po magbibigay po sa kanila ng encouragement, i-charge po natin sila, bibigyan po natin sila ng enlightenment para po sila hindi manghina. Sa ating mga Kristiyano, dapat hindi po makita sa atin ang mga negative na mga bagay, yung mga pag-uugali natin o paano tayo makisalamuha sa ating mga kapwa. So tayo po ang magiging magandang halimbawa po sa ating komunidad at makukupulutan po tayo ng aral ng mga tao po na nakakasalamuha natin. Sa tuwing makikita po nila tayo, sa atin po sila mabibless. Hindi po yung tayo na po ang Kristiyano, kapag tayo po ang nakasalamuha nila, nabubwisit po sila sa atin. Dapat hindi po tayo. Tayo po pinagmumulan po ng pagpapala sa ating mga Kristiyano. Kaya nga po sabi ni Apostol Paul, upang kayo maging mga ulurin ng anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. So tayo po maging magandang halimbawa. Tayo sa ating pong komunidad, sa ating pong pamilya. Unang-una po siyempre sa ating pong pamilya, sa ating pong trabaho. Tayo mga Kristiyano po ay maging ilaw. So napakaganda po ng verse na ito kung atin pong pagbulay-bulayin na tayo mga Kristiyano, tayo po yung pagmumulan po ng kapayapaan. Tayo po ang unang gumawa. Mag-effort po talaga tayo mga Kristiyan na tayo po ay magiging magandang ihimplo sa mga hindi mananampalataya. Nang sa ganun po ay maakay po natin sila sa pananampalatayang Kristiyano. Sa atin po sila kukuha po ng mga magandang halimbawa bilang isang tao, isang mamamayan. Sa atin po sila makakuha ng mga aral o inspirasyon sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Maging good example po nila tayo. Gaya po kasi po tayo mga Kristiyan, we represent Jesus Christ. Tayo po, we are the ambassadors of Christ. So we represent Jesus. Nawa sa atin pong mga buhay, mga Kristiyano, makikita po sa atin ang katauhan ng ating Panginoon. So ano ba ang Panginoon?
mapagmahal, mahabagin, matulungin, mapagkumbaba, maamo, at higit sa lahat po ay may pusong busilak. So ganun po sa atin mga Kristiyano, hindi po tayo yung dapat ay kinaiinisan ng ating mga kasama, kundi tayo po ay mabibliss po sila sa atin. Sa madaling salita po, maging magandang ihimplo po tayo sa ating pong mga kapwa bilang isang sa ating buhay bilang isang Kristiyano. So shine like a stars in the sky. So magliliwanag po dapat talaga mga Kristiyano. So tayo po talaga yung magsashine ngayon, lalo na po ngayon sa panahon ngayon. So ito na po yung pagkakataon natin para i-preach po natin ang gospel, yung the love of God, the grace of God. Ibahagi po natin ang salvation sa ating mga kapwa, kasi anytime po ay darating po ang Panginoon, in any moment. So nawa ay marami pong mga kaluluwa po ang ma-save natin. So tulungan po natin ang ating mga pastors, mga evangelists, mga lahat ng mga nagmi-mission, spread po natin ang gospel, spread love, and higit sa lahat po ay nandun lagi po yung kapayapaan. So nawa po ay na-bless po tayo mga kapatid sa akin pong minsay, at magkita-kita po tayo muli sa aking next video. Have a nice day and God bless everyone.